It's been a while since last na gumawa ako ng high quality na video na gumamit mismo ako ng proper camera, no, hindi cellphone, hindi webcam. I think last time na ginawa ko yun is around 2022, no? Ngayon 2024 na. Bakit? Kasi meron tayong importante pag-uusapan. So isa ako sa mga unang naka-hands-on ng bagong Xiaomi Redmi line. Ito yung Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus na ilalabas this coming January. So ginagamit ko siya for the past 72 hours. So ito yung first impression ko about this phone. Ang una natin pag-uusapan is yung phone design. So ito honestly ah, pagkalabas ko pa na ng phone na to sa packaging, ang una ko naisip, parang ang premium na dating, no? Ang premium na feeling pag hinahawakan mo siya. Parang kala mo flagship yung phone niya, pero it's not. This is only cost around 18,000-19,000 pesos. Ang phone material niya is itong sa gilid is aluminum. Yan, aluminum yan. And yung front and yung back is glass. So ingat tayo sa likod, no, kasi mababasagin to. Suggest ko is maglagay ka ng mag-invest ka sa phone case, mag-invest ka sa mga film screen or screen protector. So personally, hindi ako fan netong Redmi na logo. Parang ang laki ng logo niya dito sa harapan, no. Talagang pinapakita sa inyo na ang hawak kong phone ang Redmi. Mas gugustuhin ko siguro tanggalin na lang to. Kasi itong flash somewhere, I mean, it's okay. Medyo first time ko lang makita na dito yung placement ng flash na. Usually kasi nasa tabi lang naman camera yan, pero dito magkahiwalay. So ang pinahiram sa akin na color is purple, pero makikita mo sa likod meron siyang 4 different types of color. So iba color dito, iba color dito, iba color sa camera, at iba color dito sa may battery side. Next is yung processor. So meron siyang chipset na Snapdragon 7 Gen 2. Ang GPU naman is Adreno 710. At meron siyang 8GB of RAM. Depende kasi may iba-ibang variant, no? Meron siyang 8GB, meron 12GB. Naka Android 13 na siya and MIUI 14 out of the box. So personally, processor, wala akong problema. Yung chipset niya, last 72 hours, mabilis naman, snappy naman siya. Wala akong nakitang lag. Next up is yung display. So meron siyang AMOLED 1080p 120Hz, okay? 120Hz refresh rate. Ibig sabihin nun, sobrang snappy, sobrang smooth na mga animation, mga blur, lahat yan, no? Perfect na perfect yan for gaming. And display niya dito is, it's a curve. It's a curve display. Personally, okay lang, no? Mas, dati kasi meron akong phone na curve. Ngayon, nag-switch ako sa flat. Doon ko na-realize na talagang mas maganda ang flat, no? Compared sa curve. Pero, probably some of you, may ibang tao, mas gusto nila yung curve, no? So, depende yan naman sa taste nyo. So, meron siyang tayong front display camera, single camera sa harap. And meron tayong fingerprint. It's not the latest technology pagdating sa fingerprint, pero mabilis naman siya. I don't think magkakaroon kayo any problems, no? As you can see here, ganun lang kabilis. Sorry, lapat left, right thumb. Mabilis lang, no? And also, meron na rin siyang always-on display. So, makikita mo, pwede mo i-customize yan. Pwede ka maglagay ng clock or wala. Pwede mo rin palitan yung mga shortcut apps. Next is gaming. So, ginamit ko siya for a brief time lang sa paglalaro ko. Dinownload kong game is Mobile Legends and Clash Mini. So, lahat yun, wala akong naging problem, no? Naka-high pa yung graphics, naka-high lahat ng settings. Wala akong naging problem. It's smooth. Wala akong nakitang lag. So I think capable yung chipset na Snapdragon 7 Gen 2 for gaming. Wala kayong magiging problem. But for heavy usage, hindi ko masasabi kung okay ba yung heat management niyang device. Nag-lag ba siya pag matagal yung gaming mo? Pag naka 1-2 games ka sa ML, hindi ko masasabi yun. But one thing for sure, smooth yung gameplay ko nung tinitry ko siya laruin sa training sa ML. And nag 1 game ako sa Clash Mini. Walang lag. And second to the last na pag-uusapan natin, and ito yung pinaka-importante, ito yung pinaka-gusto ng mga tao, is yung camera. Okay, so meron tayong triple camera setup sa likod. Meron tayong main camera, meron tayong ultra-wide, at meron tayong macro camera. So, ang pinaka-highlight na feature dito sa Redmi Note 13 Pro Plus is yung camera niya. Kasi meron siyang 200 megapixel OIS. So, optical image stabilization na yun, hindi na siya electric. Optical na siya and meron siyang 200 megapixel. Makikita mo yan under the flash, nakalagay 200 MP OIS. So yun talaga, no? Yun talaga yung pinapa-highlight ng Redmi sa mga customers, sa mga users. Meron siyang 200 megapixel. Now, papakita ko sa inyo yung mga sample photos na ginamit ko using the 200 megapixel feature. Kasi pag open yung camera app, there's photo, there's video, there's other features, at magkahiwalay yung 200 megapixel na feature. So, pag ginamit mo lang yung photo na category sa camera app, hindi ibig sabihin nun is 200 megapixel yung ginagamit. It's probably 12 megapixel o 24 megapixel lang. May isang option doon na 200 megapixel. So, papakita ko sa yung mga example photos na ginamit ko or mga shinot ko.
So for pricing, I think ito naman pinaka-importante on top of all na pinag-usapan natin. Camera, processor, design, display, no? Pricing. Worth it ba? No? Kasi ano, marami sa atin gusto natin yung bang for the buck na phone. So ito yung good news. Meron tayong early bird price for pre-selling. That's around between January 16 to January 26. So pag nag-order ka nun, meron tayong early bird price na 18,999. Plus, meron tayong Xiaomi Smart Band 8 na freebie. Pag bumili ka na sa day 1 launch, no? I think nasa around 20,999. So nakakatipid ka ng 2 to 3,000 pesos. Plus, meron kang freebie kung nag-order ka sa pre-selling period. So the question is, worth it ba yung price na yun? Honestly, hindi ko pa masasabi because hindi ko pa siya na full review, no? And unfortunately, mukhang hindi natin makikita yung review video kasi ibabalik ko itong phone na to. Pinahiram lang kasi sa akin itong phone na to. So, 72 hours ko lang siya nagamit. Hindi ko mag-justify kung worth it ba siya hanggat di ko siya matatryin for about 2-3 weeks, no? But, in my opinion, first impression, I think sulit naman siya, no? Pero hindi ko pa masasabi nga fully, no? So, abangan nyo na lang sa mga full review ng mga ibang content creators dito sa YouTube, sa TikTok, no? Baka sila, mas naalam, nakakaalam nila. So yun lang, if nagustuhan mo tong video, if gusto mo pa ng mga future videos like this, subscribe, like this button, kausapin nyo yung mga big brands, sabihin nyo, recommend nyo akong content creator para malaman nyo yung opinion ko kasi ako, personally, mahilig din ako sa mga phones. Alright, so yun lang, bye-bye.